Hi guys, tingnan no ayusin muna natin. Hi guys, oh, welcome to my channel and welcome to Monaco. So yun, hindi na natin patatagalin pa, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Itong video kong ito ay special request ng aking mga TikTok followers. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa aking TikTok, sa lahat ng nag-follow sa aking TikTok. Bago lang ako sa TikTok, baguhan lang po ako sa TikTok and hindi ko akalain na biglang dumami yung aking followers and maraming nagko-comment doon. And dahil doon sa mga comment nila ay nagkaroon ako ng idea kung ano ang aking i-discuss sa aking YouTube channel. Yes, actually may upload na ako nito eh. May upload na ako kung paano ko nga ba nakilala ang aking mga amo dito sa Monaco. So ayan, so which is all, sabihin na natin friends kasi ang iba hindi nila alam na saan nga ba ang Monaco. Ayan, pasensya na sa mga TikTokers followers ko na hindi ko kayo na-replyan kaagad. Ayun, nag-explain nga ako, nagbiyahe kasi kami. So kita nyo naman, ayan ang ating sunburn sa ating mukha. Ayan. So nasa karagatan po tayo. And isa sa pumukaw sa akin, yung isang nag-comment sa ilalagay ko dito. Pag ito ay na-edit ko na ilalagay ko dito. Siya yung nag-udyok sa akin na why not i-discuss ko ulit yung aking ano, kasi hindi daw nandun daw siya, napanood niya ang aking video ito and hindi niya raw gaano naintindihan kung paano ko nakilala yung aking mga amo, kasi nga guys hindi ko naman din alam na may magkaka-interest pala. So nag-upload kasi ako sa TikTok and yun, biglang dumami yung aking followers, biglang dumami yung aking viewers doon. So yun, thankful po ako. So bago lang ako ng TikTok, pagdating ko dito sa Monaco kasi naboring ako, wala na akong kausap, pag tulog na ako nasa Pinas, wala na akong kausap. So yun, naisipan kong mag-TikTok and yun nga, biglang dumami yung aking followers and nagtatanong na sila regarding dito kung paano ako nakarating dito. So yun, umpisahan po natin. Paano ko nga ba nakilala? May agency daw ba ako? Paano ko nahanap yung aking amo? Yun, wala po akong agency. Ayan, sasagutin ko po kayo. Hindi po ako dumaan sa agency sa Singapore. Kami po ay direct na nag-process ng aking papers sa Singapore. Kami ng ako sa Singapore and yung aking mga amo dito is sila ang nagpa-process dito sa government ng Monaco. So, nagko-communicate po kami through email. Kung ano yung pinapasa po nila sa email. So, paano ko nga ba sila nakilala? So nakilala ko po sila, yung anak ng aking mga amo is nasa Singapore po sila nakabase ngayon. So kapitbahay ko po sila sa Sentosa. Yung daughter-in-law ng aking mga amo ay sa Sentosa. Kami po ay nasa first floor and sila ay sa fifth floor. And actually, wala pa silang katulong that time. Naglalakad ako ng aso, alam mo naman, friendly tayo, friendly ang mga bisdak, shout out sa mga bisaya, ha? Akong mga subscriber dire. Naglalakad po ako ng aso, and naglalakad din ng aso, yung kanilang daughter-in-law. So ngayon, tinanong ko, bakit, sa isip-isip ko, bakit naglalakad siya ng aso, wala ba itong katulong? So tinanong ko siya, do you have a helper? Ayun, ganon. So, hindi na natin banggitin ang pangalan, syempre, diba? And then, sabi niya sa akin, no, actually, we are planning to get one. Sabi niya, ganon. So, nung time na yun is, mayroon akong isang kaibigan na naghahanap din ng amo. So, yun, di na lang din natin banggitin ang mga pangalan. Kasi hindi naman sila included sa ano. So, yun, yung kaibigan ko na yun is, nirecommend ko sa kanila. And, nung time na yun, yun, nagkasundo naman sila, ilang discussion pa, minessage ko siya na bigyan ng pagkakataon na i-hire yung kaibigan ko and pag hindi sila magkagustuhan din, okay lang naman. Pero nagtagal din naman sila, umabot din sila ng 3 years ng aking kaibigan and yun nga, hindi na siguro sila happy sa isa't isa kaya naghiwalay din sila after 3 years. And nung time na yon, balikan muna natin yung 2014 yata. 2014, itong mga amo ko, nagbakasyon ito sa Singapore. Nung nagbakasyon sila sa Singapore, nagkataon na umakyat ako sa fifth floor. Andun, kasi nga, yung kaibigan ko is katulong nila, ng kanang daughter-in-law. So, nandun ako, umakyat ako. Yun yung una naming pagkikita na hindi nila alam na ako yun. Hindi alam ng mga amo ko na ako yun. Na si Lisa pala yung na-meet nila nung time na yun. Pero hindi po yun, purposely ang aming pagkikita. Nagkataon lang na naandun sila pag
ko sa fifth floor kasi sa first floor lang kami. And then narinig ko nung time na yon, narinig ko na after four years ay maghahanap sila ng ano, kasi yung kanilang helper dito is magpo-for good na kasi magsi-16 na yung papalitan. So after 4 years is maghahanap sila ng ano, and then sumala lang ako, and then kaka-start ko lang noon sa amo kong Canadian. So sabi ko sa aking sabi ko doon sa daughter-in-law na interesado ako after 4 years, interesado ako kung kailangan nila o kung maghanap sila, interesado ako. So yun, no, parang pa-joke lang yun sa akin. So that was way back 2014. So parang pa-joke lang yun sa akin. Ang ingay ko yata din. Nakasarado naman yun. So yun, nung 2014 na yun, So wala na rin akong narinig kasi lumipat na rin naman kami, medyo wala kaming 2 years doon sa Sentosa. So lumipat kami, lumipat na kami ng Dover, so wala na rin akong balita. And bigla na lang 2000, kasi may number siya sa akin. So 2019, July, it was like August. Yeah, I think August yata. Biglang nag-message yung daughter-in-law. Ang sabi sa akin, Liza, are you still interested for the job? And then ako naman, nung time na yun, is parang wala lang sa akin. Yes lang ako. Yes, of course. Ang ganun. So, ayun. So, hindi ko naman din in-expect na, process ka agad. Ayun. So, ayun. So, nung August yun, na umuo ako sa kanila. So, July, nag-try na sila dito. In-apply na nila dito sa Monaco. Pumunta sila dito sa government dito. Tinry nila. And nirelease naman yung contract for travel. Contract the traveler. Parang ganon. So yun, pinadala nila sa akin yun through daughter-in-law. Pinadala nila sa akin. Binasa ko yung ano. Actually, yung sa kontrata na yun is nakalagay 1,900 lang yata or ano, basta nakalagay doon. And yun nga, aking trabaho is 35 hours a week, ganyan. So yun, basta ako, parang wala pa sa isip ko noon, pirma lang din ako, so pumirma ako. And then after that, binalik naman, no, after ko mapirmahan yun, binalik na naman dito, pinasa na naman dito, and then binalik na naman nila sa government dito kasi kailangan may pirma nila at may pirma ko rin personally. And then that was July 19, 2019. And pumunta sila December 2019. Pumunta sila sa Singapore ulit para mag-meet up kami. So para interviewin nila ako. Pero may pirmahan na kami, pero hindi pa kami nagkita talagang ano, kasi yung nagkita personally, kasi yung pagkikita namin nung 2014 is hindi naman yun sinasadyang magkita kami, at hindi nila alam na ako yun. Pero ako, alam ko na sila yung nag-offer sa akin ng job. So ngayon, nung December 2019, pumunta sila ng Singapore, nag-meet ulit kami sa Sentosa ulit. So nag-set sila ng ano, sa Capella Hotel, Sentosa. So doon ko sila na-meet, doon nila ako na-meet. And then, nung time na yon, ang sabi sa akin ng aking mga amo, itong mag-asawang ito, sabi nila, diniscuss nila sa akin yung job offer. And then sabi ko, let's wait and see kung i-approve ba. Kasi alam niyo kung bakit, marami po ang nagsasabi sa akin na hindi ko daw ito makukuha, itong trabahong ito. Pero sabi ko naman sa kanila, okay lang kasi umuo lang din naman ako, kasi alam ko naman din na hindi rin ako sure o kung ma-approve ba para sa akin, kung hindi para sa akin. So yun, nung inano nila sa akin, diniscuss nila sa akin, ito yung aking magiging trabaho, and then gusto nila in the future, magdadrive ako sa kanila, ang dami nilang ano. And then, syempre, ikaw, bilang nagtatrabaho sa Singapore, and yung sweldo mo ay ganito, pag nung nalaman mo ang offer sa EUA is ganitong ano, kalaking ano, triple o ano pa, ang sweldo natin sa Singapore, mamamangha ka talaga. Pero syempre, nung time na yun, is 50-50 pa talaga. Kasi nga, sila din mismo, hindi rin nila alam kung ma-approve. So, ang nangyari, in-approve naman, binigyan naman sila ng authorization ng Monaco government na pwede silang mag-hire. Pwede nila akong kunin doon sa ano. Ang pinapasalamat ko lang talaga is yung aking mga amo is napaka-interesado talaga sa akin at hindi talaga sila nag-give up. So, nung
ay, okay na, yung papeles nila dito, okay na. So, ako naman, doon na ako nag-start na ayusin naman yung ano ko. Doon ako nag-start na ayusin yung aking mga papeles naman sa Singapore. So, yun, inaayos ko na, nilakad ko yung aking certificate sa nursing aid. Nag-aral po ako sa GoForth noon. So, actually, binaliwala ko lang yun. Hindi ko naman alam na magagamit ko rin pala. So, hindi ko kinuha certificate na yun. So, after nung ano, kinuha ko siya, binayaran ng amo ko. Kasi may balance ako doon, 375 Singapore dollars. Kaya hindi ko nakuha yung aking ano, pero natapos ko yun. So, nagbayad sila doon sa akin. And, lahat na aking ginastos, guys, is nirefund po nila sa akin. So, ako po ang pumunta sa French Embassy may mga kailangan ka pa kasing hingiin sa French Embassy doon sa atin sa Singapore. And kumuha din po ako ng police clearance kaya ano patunay na wala tayong kaso sa Singapore. Ganun po kahigpit dito. Kailangan ng police clearance, kailangan cleared ang police clearance mo. So yun nga, so na-complete ako na yung ano, and I hope malinaw yung aking mga requirements na video. May video na po ako dyan kung ano ang kailangan sa pag-apply ng visa, and I think na-explain ko naman siguro yung maigi. Ang hindi ko lang talaga na-explain na maigi kung paano ko ito nakilala, kaya gumawa po ako ng panibagong video para ito sa aking mga TikTokers followers, aking mga TikTok followers. So yun, after kung nakakompleto yung aking mga documents, ayun, pinasa na po namin sa VFS Global. So nag-ano po kami, nag-register po muna ako, appointment online. So kailangan mo mag-create ng account doon. So mag-register ka. Hindi ka pwedeng mag-register kung wala ka pang mga requirements. So kumpleto po ang requirements mo. Requirements galing dito sa amo, yung kontrata dito, and requirements mo sa Singapore. Kasi sa Singapore ka manggagaling. And kailangan din po yung ano, pakipanood na lang po yung aking ano dito, itong videong ito. Ito yung mga requirements kung paano mag-apply ng visa. So anyway, thank you so much sa lahat. And I hope na malinaw na itong video kong ito para sa aking aking content na paano ko nga ba nakilala ang aking mga amo dito sa Monaco. Alright, maraming salamat sa inyong pag-support at pagbisita sa aking channel, sa inyong pagpanood sa aking mga uploaded videos, and of course sa aking mga TikTok followers. Thank you so much na nandito ngayon sa aking YouTube channel, nag-subscribe sa akin. Maraming salamat, and I hope na mas malinaw itong aking videong ito ngayon. At kung mayroon pa kayong tanong na gusto nyong gawin kong content, kasi mas ano kasi dito, kasi ma-explain natin ng maigi dito sa YouTube, kasi medyo matagal-tagal ang ating ano. So i-comment nyo na lang po sa baba para bigyan po natin ng ano, gawan po natin ng paraan yan para makapag-upload ako dito. Okay? Thank you so much, and see you in my next vlog.